26 po. 26 ka na, na dyan sa may Hong Kong. San banda sa Hong Kong? Bakit hindi kita makita, DJ? Ay, hindi mo ako nakita. Ay, bingi ka na. Ay, grabe siya. Ayun na. Meron na? Ayan. Ayun. O, sige. Si Miss Loving Girl mula sa may Hong Kong. San banda sa Hong Kong, ma'am? Ay, hindi Hong Kong, DJ. Singapore ako. Ay, sorry. Sa Singapore pala. Ay, parang may kaka yun, DJ. Ay, ano ka na? Kasi saan chan ko kakatawa, DJ? Bakit ka tumatawa? Yan tuloy, sumakit yung chan mo. Ay, ako dun sa unang caller. Ano ba yan? Ano? May plano? May plano ka din pumunta dito sa akin? Ay, wala. Ayoko na, DJ. Takot ka sa 10 aso na hahabol sa inyo. Hindi ako takot sa aso. Saan ka takot? Sa akin? Ay, gusto ko, DJ, ako lang isa. Kasi maraming interesado dyan. Gusto ko ako lang. Oh, si Nanay Pearlie na lang yung puntahan. Nanay Pearlie! Nanay Pearlie, ikaw ba yung gusto? Sige, si Loving Girl, ilang taon ka na? Sabi mo ulit. 26 po. 26! Okay, sa edad na 26, ilan yung naging... 26 talaga. 26! May asawa? Wala na po. Namatay din? Nangapit-bahay po, dalawang beses. At nangapit-bahay, akala ko namatay tulad sa first cooler natin. Lahat ng manloloko, mamata na lang. Ano? Iwan ko pa, bakit mo mga manlalaki, mga manloloko? Hindi sila gumaya sa akin ng bait-bait ko. Sana ikaw na lang nakilala ko, DJ. Wala ka naman. Gulat na gulat. Sa mukha kong to, mabait ako. Malay mo, DJ. Hindi ka bait sa iba, sa akin mabait ka. Yun, yeah. Sa panahon ngayon, ma'am, wala nang mababait. Ay, DJ, meron pa. Ah, meron pa? Ayun, hindi, antayin mo ah. Wala ka ba, mabait ka? Ay. Hindi ka rin pala mabait. Ah, wala ka naman. Kaluluko ka rin pala, DJ. Ay. Gumanti lang ako. Joke lang ah. Ano ba yan? Ay, tumayo. Ay, tumayo. Himas-himasin mo kasi. Lawayan mo. Dahil dyan nagbigay si... Nagbigay si... Ah, si Lit Mark Murcon. Oh, thank you. Marcon pala. Dahil cooler ko ngayon, taga Singapore, nagbigay ng 10 Sing Dollar. Thank you po. O di mabait ako. So ano mapaglingkod ko ngayong gabi sa iyo? Ha? DJ. Ano mapaglingkod ko sa iyo ngayong gabi? Marami. Marami. Oo, una muna. Ano yung gusto mong i-blingkod ko sa'yo? Mga past life ko, DJ. Ha? Love life. Past life. And now. Sige, umpisahan mo na, dali. Huwag ka na malikot. Eh, paano ma-shoot yan? Huwag ka na malikot. Ha? Ayaw tumayo. Hinihilot-hilot ko nga eh. Huwag mong hilotin. Mas stress yan. Lawayan mo. Lawayan mo. Weh. Laway ha. Hindi dura. Hahaha.
Wag mo na nga igalaw yung cellphone kasi pag ginalaw mo yan, mabubuntis. Galaw ng galaw. Paano? Imaginin mo, paano kung magbuntis yung cellphone mo na yan? Ano mukha niyan? Ako para dali ako mabuntis. Oh, sige na. Oh. Pisto na. Hi, DJ. Yun. May tatlong anak ako, DJ. Tatlong anak? Bakit tatlo lang? Grabe din. Tatlo, DJ. Tatlo yung anak mo. Dalawang beses ako nag-asawa. Dalawang beses ka nag-asawa? Yung una, DJ, ano, may meron, yung nagiging kalibin ko dati, yung una, may dalawa kaming anak. Tapos yun, meron ko dito. Tapos yun, may ano siya, may anak siya sa iba. Teka lang. Ano ba probinsya mo, madam? Iloilo. Oh, sa din ka sa mga Iloilo? Gwapa-gwapa, gitigning mo, haw? No, Reggie, wala na ako di dolyar. Ay. Piso lang? Ah. Sabi ni Let Marcon, Happy Chinese New Year kay Ate Geraldine Villabert Kong, si Fa Chai. Thank you sa inyong dalawa, mga taga Singapore dyan. Din, saan ka banda sa Iloilo, be? At ang ganda-ganda mo. Yung DJ, kasi kung mabala kakantuan ko, eh. Thank you. Salangaw. Hindi familiar kasi mukha mo, parang ikaw yung anak ni, ano eh? Marcos. Sa province, banda o sa city? Province. Sa may province. Mga ilang kilometro mula sa may city? Sa airport na lang, mula sa may airport ng Iloilo? Lalo, abot ng 3 oras. 3 oras ang biyahe? Papuntang Barotac Viejo, ganon? Viejo ako, DJ. Ha? Barotac Viejo ako. Oh, kita mo? Paano ba? Sa mukha mo pa lang. Oh. Kinala. Ikaw ang yung anak ni ano, ni... ni nanay mo! Oh, sige na. Umpisaan mo yung kwento mo. Ilang taon ka ba nag-asawa? Maga ako naglandi. Ano? Alas 3 madaling araw? Hindi. Mga alauna tayo. Lapit-lapit sa alas 12. Merong una-una. Hangin ng hinon man. Ano? Oh, wag muna tayo magtinikal ha. Masyado tayo nagpapalata mga Ilunggo, Tikalon, gidi. Oh, ito, na? Ilang taon ka na nag-asawa? Panganay? 16. Paano mo nakilala si husband? There muna unang husband? Hindi siya lang, kakadto-kadto sa balay. Aha. Pinupuntahan ka para landiin. Landi. Ito namang isa, naglandi rin. Hindi ko alam na ganun pala siya. Mm-hmm. Ano, niligaw-ligawan ka, 16 ka noon, tapos siya ilang taon? Nasa 33 na yun. Ay, wow! Tunga-tunga, edad yun noon. Oh, tapos binata. Binata siya at that time. Ano ba? But lang din siya kay damo man siya may... damo man siya may ginamensyon na babae, may bata sa sabi. Pero, ang butay niya, nakikita. Tapos umuna siya. Aha. So, pakilala sa'yo, yun nga, no? may anak siya before, pero niligawan ka. Sinagot mo naman, naging kayong dalawa. DJ, may anak na ako nung nalaman ko, no, sinabi niya sa akin na ano, mayroon siyang anak sa iba. Ikinto mo muna yung una na anak mo bago siya. Sino itong unang
may anak na ako na mga siguro mga one year na ang panganay ko. Tapos yun, namin niya sa akin na may anak siya sa iba. Ilang taon ka nga nagkakaroon ng boyfriend? 16. Sino itong boyfriend mo na ito? Unang tatay ng una mong anak. Yun po. Sa una. Wala naman ako ibang boyfriend, yun lang naman. Oh, sige. Itong lalaki na ito, edad mo 16, nakilala mo itong lalaki na pakilala sa iyo, may mga anak siya before, hindi kayo kasado nito. Hindi. So niligawan ka niya sa edad mo na 16, nagkaanak ka, ilang taon ka na nagkaanak? 17 na anak ako. 17 nag-anak ka. So tapos, bakit kayo nagkahiwalay? Yan ito, Chichi, niloko niya ako eh. Tapos di ko alam nun, naghiwalay kami, di ko alam nun na buntis ako sa pangalawa. Ah, so in short, dalawa yung anak mo sa kanya. Tapos yung nagbalik-balik siya sa akin, si Tanga naman, balik-balik, yun pala, may iba naman eh. Yun, bago akong mga anak, mga 7 months, talagang totally na ayoko na, hiniwalayan ko na talaga. Ano sabi ng mga parents mo? Parent lang. Bakit? Patay na si tatay ko. Patay na si tatay. Okay. Tapos? Wala namang magawa. Yun na nangyari na eh. Tapos nung nanganak ako sa pangalawa, mga 3 months. Three months pa lang, pinatrabaho na ako ng nanay ko sa Maynila. Iwan mo yung dalawa mong anak sa kanya, Kay nanay. Tapos yung nagapadala ako hanggang sa naman, may nakilala na naman ako, lumandi na naman. Sino na naman ito, nakilala mo na ito dito sa Maynila? Taga siya? Huwag ko na lang sabihin. Hindi. Okay. Taga saan siya ba? Probinsya lang. Kaya yung malapad, daming probinsya dito sa Pilipinas. Malalaman. Ha? Malalaman yun. Wala, baka manood siya. Bisaya. Hindi. Ganun lang. Tagalog siya. Tagalog. So tapos, pumunta ka dito sa edad mo na 18 ka na nun, sigurado, no? Oo, 18. Mm-hmm. 18 ka na nung pumunta ka dito. Saan ka nagtatrabaho nun? Sa Quezon City. Sa may Quezon City? Anong trabaho mo noon? Pumunta ako sa Manila. Nasa bigasan, yung nag-repack kami ng mga bigas sako-sako, tapos dinedeliver sa mga jail, ganun. Jail? Kulungan? Meron palang ganun? Saan dito sa may Quezon City? Sa Cubao. Saan banda dun? Dito pala? Nakalimutan ko na, DJ. So tapos, paano mo nakilala itong pangalawang lalaki na kamo naglandi sa'yo? Driver siya. Driver ng pinapasukan mo? Paano? Ano nangyari? Kasi yun, lagi kang magkasama, yun. Nahulog lang loob ko. Nahulog din yung panty. Hindi pa, mga ilang taon pa rin naman. Lagi kayo magkasama. Pagkatapos, magkatabi kayo no, driver siya. Tapos ikaw, sa gilid, ganyan, parang nagde-deliver kayo, ganon? Minsan, pero ako talaga, dun talaga ako sa office nagabilang ako ng mga bigas na lumalabas, ganon. Pero, ganon. Tapos yun, lumipat ako sa anak ng amo ko. Tapos tinanong kami totally na magkakilala na talaga na kasi lumipat din siya dun sa anak, maging driver siya kasi hatid sundo sa school. Ganun. Yun, tapos umuwi ako ng Iloilo nung kasi parang sabi ko gusto ko muna siya makilala. Tsaka sabi ko may mga anak ako, sabi ko ganun to una. Sabi niya naman, DJ, tanggap niya naman, ganyan. Ilang taon na itong driver na ito, ma'am? Nasa 30, Nasa 30, nung nagkakilala kami. Tapos ikaw noon, mga 18, ganyan, 19?
18. Wow, namit. O, tapos? Mm. At tapos yun, umuwi ako ng ano, Iloilo. Taong pa, DJ, tapos nagkita na, na bumalik ako ng Maynila. Nagtrabaho ako sa factory, ganun. Mm. Tapos siya nagtrabaho sa, doon pa rin. Tapos yun, nung ano, mga 2014, 2011 kasi kami nagkakilala. Mm-hmm. 2014, nagsama kami. Oh. Yun. Saan ka nag-factory noon? Sa Novaliches. Saan sa Novaliches? Saan nga sa Novaliches? Ay, sa Novaliches, sa Kaluukan pala. Di Kaluun? Sa Kaluukan pala. Saan ba? Nakalagay sa card ko dun, ano, Novaliches. Na ay Valenzuela. May boundary rin ng Novaliches. At saka Kaluukan. Siya sa may Cornick Repacker ako. Ha? Cornick Repacker. Cornick. GBC? Sa GBC? Katabi ng GBC. Ano ba yun? Yung katabi ng GBC factory. GBD. Okay. So ngayon, nagtatrabaho ka. Ang layo naman. Dito ka banda. Dito ka lang sa may... Damong maliit? Ha? Oo, sige. Diyan ka nagtatrabaho, tapos yung lalaki, doon pa rin sa Cubao. Ang layo nyo. Paano kayo nagsama? Tapos ko na yung kontrata ko, sinukontrata ko noon 6 months lang. 6 months, oh. Tapos nag-apply. Nag-apply ulit ako ng trabaho sa agency ng, ibang agency naman. Mm-hmm. Taga, yung alaga ng newborn baby. Mm-hmm. Tapos doon, ano naman ako doon, no? May kontrata naman ako doon, 6 months. After six months yun, nagkasama kami dun sa ano, lumipat naman siya ng trabaho, dun nagkasama kami sa tito niya. Mm-hmm. Dun, tapos dun, nabuntis ako. Nagsama kayo, nabuntis ka, o tapos nanganak ka? Nanganak. Umuwi ako ng Iloilo nung doon ako sa nanay ko ng anak kasi mahirap doon nakasama siya. Kasi ano, tanga naman kasi ako, DJ, nagpauto naman ako. Bakit? Bakit? Anong klaseng ugali niya? DJ. Ha? Eh? Nananakit. Yun lang. Tapos DJ, sabi niya, tanggap niya naman daw yung mga anak ko, gano'n. Mm. Tapos magsama na kami. Doon parang unti-unti nang lumalabas. Tanga ka, sabi niya, kala mo talaga tinanggap ko yung anak ko. Parang ang sakit sa akin, PJ, na sabihin niya sa akin ng gano'n. Okay lang naman sabihin niya na kung ang masakit sa akin, huwag na lang isama yung anak ko. Kasi masakit din yung sa part ko, wala namang kasalanan yung anak ko. Kung ayaw mo sa akin, sabi ko, hiwalay na tayo yung anak ko. Sabi ko, kasi... Hindi ko naman sila ipagpalit para lang sa iyo, sabi ko ng gano'n. Yun. Tapos ano, eh tapos si Jin, buntis ako ng DJ sa anak ko sa kanya. Ano, sinabihan niya ako na nung nalaman niya na buntis ako, sabi niya sa akin, hindi palaglag daw. Hindi daw siya handa. Ang DJ, yung sakit-sakit nung sinabi niya sa akin na, hindi ako handa maging tatay, ganyan-ganyan. Tapos sabi, palagda, ganun sa akin. Sabi ko, kung ipalaglag mo, ipalaglag lang naman, sabi ko, hindi ko pwedeng ipalaglag, sabi ko, kung ayaw mo sa akin buhayin ko yung anak ko, sabi ko, ganun, hindi ako ganun kasama katulad mo, sabi ko, ganun. Tapos yung lumabas ng bata, ano, doon lumabas na uga. Doon ka ng anak sa probinsya, o tapos? Tapos yun, nung one month pa lang ako ng anak noon, sabi niya, ano ka dyan, nang donya ka, naghihintay ka na lang ng alawa, sabi niya ganun. Mm-hmm. Sabi, dapat maintindihin mo
pang ako pa lang, hindi naman, hindi ko pa naman kaya magtrabaho, ganun sabi ko. Teka lang, bebe. Mahina yung signal mo. Ano gamit mo data o wifi? Wifi. Wifi. Wala kang data? Pakiun nga ang data mo muna. Huwag bang dipid, be. Masyadong malabo. Bird mo ka mo eh. Hindi ko maintindihan sinasabi mo. Ewan ko. Ambot sa langaw. Akala ko data gamit mo kanina. Wifi kanina. Oo. Oh, sinuksan ko yung pinto. Kasi minsan pagsira yung pinto, hindi masyado makapasok. Ay, ganun. O, sige na. Tapos? Ano, nag-iwalay din kami. Nag-iwalay din kayo. Kasi dahil nga dun sa ugali niya, sinasaktan ka niya. Pagkatapos, yung mga pinagsasabi niya na nag-antay ka lang sa allowance mo, ganun. Lang naman ganun, DJ, yung ano, parang binabastos niya ako, yung kahit kaharap yung mga magulang niya, ang pamilya niya, pinapakita talaga na, masakit naman sasabihin na, putang ina mo, ganun-ganun, putang ina mo, masakit ka, ganun-ganun, ako sabi ko, hindi ka nakarinig na nagsalita ako ng ganyan sa'yo. Masasaktan ako dito. So, nung iniwan mo yung anak mo, nanganak ka doon, isang buwan ka lang doon sa may probinsya, tsaka ka bumalik dito sa Metro Manila. Nagsama kayo ulit? Sama kami ulit. Iyon, tapos mga dalawang taon, hindi na talaga kaya dito kasi sinasaktan niya talaga. Nampas niya ako sa ulo, tapos tinutulak niya ako kapag gusto niya gumamit. Ayaw ko magpagamit. Tinutulak ka? Talaga dito yung... Nahawakan niya ako sa liit, tapos itulak na kung gano'n. Eh, buti na ka ganyan yung kamay ko, hindi ako nauntog sa may pader. Sabi ko, ano bang ginagawa mo? Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya sa akin, DJ, eh, ba't ayaw mo makapagamitin? Sabi niya gano'n. Siguro may lalaki ka, sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, paano mo makapaglalaki nito? Sabi ko, eh, halos hindi ka nga makalabas. Kahit ulti mo magbili kang shampoo, hindi ka kapalabasin. Tapos, sabihin mo may lalaki ako. Kung gano'n. Sabi ko, kaya magawa yan. Sabi ko, gano'n. Tapos yung sabi niya sa akin, ano, sabi ko, pag ganyan yung sinaginagawa mo, makipag-iwalay ako sa'yo. Sabi niya, gano'n. Sabi niya, talaga naman sabi niya, wala naman akong pagmamahal sa'yo. Ginaganyan niya ako, DJ. Nag-decide ako makipag-iwalay. Tapos sabi niya, ano, nakikiusap siya sa akin na kahit nasasama kami, makipag-plastikan lang daw sa anak namin. Sabi niya gano'n, eh, tiniis ko naman, DJ. Tiniis ko naman, pero hindi na siya nagagamit sa akin. Kasi, ano, pag sabi ko, pag ako ginawa mo sa akin, papatayin kita. Kasi, DJ, ang hirap kasi, DJ. Tangkad niya pa naman, DJ. Isang tulak niya lang ako sa ano, eh. Ayun, tapos, ayaw kasi ng tita niya maniwala na sinasaktan ako. Tapos yun, naglagay sila ng CCTV. Naglagay sila sa CCTV dun sa sala, eh, nakaupo ako ng time na yun. Dumating siya galing ng trabaho. Pagdating niya, hinampas niya ako sa ulo. Eh, nakaupo ako, DJ, ako sa anak ko. Sabi ko, ano bang ginagawa mo? Sabi niya, wala kang kwenta. Sabi niya, ang problema mo? Sabi ko, ganun. Yun, tapos, nag-away na kami, nag-umpisa na kami ng away. Tapos, yun, lahat ng gamit ko, DJ, sa may, ano, yung mga damit ko, DJ, tinanggal niya sa kabin, tapos binato niya sa akin, ganun. Sabi ko, ano bang problema mo? Sabi niya, iwalay na tayo, ayaw na sa'yo. Sabi niya, ganun. Sabi ko, ay, sino matagal ang sinasabi mo, iwalay na tayo, makipag-plastikan lang. Bakit, ano pa ba? Sabi ko, ganun. Eh, lumalabas ka ng gabi, tapos uuwi ka, alas 5 ng umaga, DJ. Tapos yung tanong, mas, pupunta, edi, eh, lagi naman siya sa bar. Tapos pupunta, check-in siya. Lagi naman siya. Saan ba kayo nakatira noon? Sa Cavite, DJ. Sa Cavite. Wow. Ngayon, tapos sabi niya sa akin, tapos dinuro-duro niya ako sa harap niya, tita. Sabi niya sa akin, ano, kung kaya mo, sabi niya makipag-alusan, kayang-kaya ako, sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, ako pang hinamon mo, sabi ko gano'n.
Tapos yun, DJ, yung ano, sabi niya, oh, ngayon, sabi niya, ang gusto mo, gawin mo, sabi niya ganun sa akin, dalawang taon na yun, DJ. Tapos yun, dalawang taon pala yung anak namin nun, mas tiniis ko pa, hanggang sa umabot na, di ko na talaga kaya, DJ, kasi nagsasak kami, ganyan eh. Yun, umuwi ako ng Iloilo. Pero sa time na yun, dalawang taon kami, dalawang taon ng anak ko, so, talagang wala na kami talagang gana sa isa't isa nung doon lang sasama hanggang nagsasama kami hanggang nagtatlong taon yung anak ko. Tapos yun, ano, maghanap ka ng gusto mo, but ako ayaw ko na sa'yo, ganyan. Ginawa ko DJ, nag-upload, nag-download ako DJ ng ano, ng dating site. Lang maaliw-aliw ako sa sakit na naramdaman ko. Yun, natutuwa lang ako kapag ano, magamit ako ng dating site na yun. Pero hindi ko naman in-expect talaga DJ na ano, na ma-fall ako ulit. Habang magkasama pa ba kayo, magkasama kayo, nagkaroon ka na ng ka-chatmate doon sa dating site? Chatmate lang. Tapos? Sabi na sa akin, ano na, hindi na talaga ako DJ nag-kibo-kibo sa kanya. Tapos, na kami gakibuan. Tapos sabi niya, ano, bakit hindi mo ako nakibuan? Sabi ko, anong problema mo? Ultimo, sabi ko, bibili ka ng pagkain, DJ. Kakain sila ng anak ko. Silang dalalawa lang. Pinapakita niya pa talaga sa akin na iba talaga DJ yung turo niya. Kahit di ka mag-aaway kami, DJ, dapat hindi naman dapat ganun kung turo niya sa akin na asawa. Kumakain sa akin asawa ako, hindi man lang nila ako alokin. Talagang inubos yung pagkain, hindi man ako binigyan. Eh sabi ko, tapos nakita niya dito sa ano, sa CCTV, aba hindi ka lang inday ano, hindi ka man lang binigyan, ganun alokin. Sabi ko, hindi naman tita, okay lang, sabi ko ganun. Kasi hindi naman talaga asawin touring na sa akin. Alam naman nila tita yung matagal na bago ako nagdesisyon na mag-separate na talaga. Matagal talaga dito na wala kaming... Umalis ka na doon. Saan yung bata? Dala-dala mo? Ngayon, DJ, oo. Dinala ko sa Iloilo. Isang taon din kami doon. Dito. Bago ka pumunta dyan sa may Singapore? Ngayon yung anak ko, bago ko pumunta dito, DJ, yung anak ko... Iniwan ko sa nanay ko at sa kapatid ko. Hindi naman DJ. Siyempre, sa Singapore may loan, di ba? 3.5 months. Siyempre, hindi ako makapagpadala. Ang matindi, DJ, binigay nila yung anak ko kasi nga may pera yun. I'm talking something, sir. Okay, sir. Ano sabi? Bakit ba hindi pa ako tulog? Ano ngayon? Bago ka pumunta dyan sa Singapore, nag-utang ka o deduction sa sahod? Kaya wala kang sahod? Salary deduction. Okay. Ngayon hindi ako makapagpadala. Alam naman nila yun. Tapos ibinigay nila yung anak ko doon. Tapos yung ano, payat-payat ng anak ko. Yung anak ko doon na bunso. Payat. Binigay sa lalaki? Oo, binigay. Siyempre yung lalaki na bibigay doon ng allowance doon. Tapos yung nakita yung bata na sobrang payat. Parang low-res DJ. Yung kinukuha. Binigay. Sabi ko, di ibigay niyo. Sabi ko, kasi wala akong ano sabi ko. Wala akong maibigay. Sabi ko, ganun sa inyo. Hindi sila nagpupuntak sa akin. Saan yung dalawa mong anak doon sa una mong asawa? Nasaan na? Doon sila kala nanay. Ayokong ibigay doon, DJ, kasi sinasaktan ng asawa niya. I see. Diba? Oo naman. Kasi may panibago ng pamilya. Mas maigiin sa pamilya mo. Tapos? Tapos yun. Ngayon nag-away kaming dalawa. Hindi na nila pinapakuntak sa akin, DJ. Hindi ko na nakakausap. Anak ko doon. Kanya, sabi niya, i-block mo ako. Then, hindi, i-block ko. Sabi mo eh. Pero, sabi ko sa yung kapatid niya nagkukontak sa akin. So, kinakamusta ko yung anak ko. Sabi niya, okay naman daw. Sabi ko, gusto kong kausapin. Tapos yun, sabi niya, mamaya, umabot na ng
isang linggo, dalawang linggo, wala. Nga nga. Hmm. So, ilang taon na yun ngayon yung bunso mo dun, yung anak mo sa kanya? Ano, 4 na taon. Five na sa June. Hmm. So, mag-aaral na. So, ngayon, ikaw naman, gaano ka nakatagal sa may Saudi? Sa may Singapore, sorry. Months pa lang. So, 9 months pa lang ako dito, DJ. 9 months? Months pa lang, 3 months. Ay, so may, hindi ka pa naka-move on doon sa utang mo? Sabi mo, 3.5 months nga yung utang, yung deduct sa sahod mo. So bago ka lang pala. Mabuti, mabait yung amo mo dyan. Pinapatulog ka na. May trabaho ka bukas. Baka nagle-late kapag umaga. Ingatan mo yan. Kasi ano yung amo mo, Chinese? Ingatan mo yung ama Chinese kasi dapat galingan mo sa una para forever. Ganun na itingin sa iyo. Tip lang. Kasi ganun sila eh. Dapat sipag ka talaga. Mabuti na mga 6 months siguro pwede ka na magtamad-damaran. Kasi kung ano yung una nilang pagkakilala sa iyo, ganun ka na daw hanggang ano eh. Kahit nagtamad-damaran ka na. Magbait-baitan ka muna. Ha? Pag sinabi niyang tulog, pag sinabi niyang matulog ka na, pag sinabi ni sir na tulog, tulog ha? Pero pag sinabi niyang tuwad, wag-wag. Ha? DJ. May ano ako, may boyfriend ako, DJ. Naman! Sino naman itong boyfriend mo? Foreigner sa DJ. Isang taon na kayo. 1 year and 2 months. Sa dating site mo nakilala. Hindi ko nga rin alam, DJ, kung kaya ko ba talaga. Parang ano? Ang kaya? Hindi ko alam kung kaya ko pang magmahal. Kala kong malaki ba masyado? Malaki, DJ. Ano? Amerikano? Black. Black American? Yari ka ngayon. Wasak maramaan mo, dai. Wasak na maramaan mo. Ewan ko. Bot sa langaw. DJ, malaki ba yun? Black American yan eh. Yeah, ano ba yun? Kaulak, malaki? Matagal na kayong dalawa, di mo ko tinanong? Baka rin mo nakita, DJ. Grabe siya. Huwag mong maigalaw yung mouthpiece mo. Masakit sa tainga namin. Dami na nagagalit. Hmm. Matagal na kayo ng Black American? Hindi pa kayo nagkita? Hindi pa. Hindi pa. December, uwi siya ng Pilipinas. Hmm. Siyempre, DJ, natakot ako. Sabi kasi dami nagsasabi, malaki yan, patay ka dyan. Sabi nga nun. Ginawa ko. Ginawa ko, DJ, nag-apply ako pa Singapore. Pero hindi pa. Diba paano yan? Diba uuwi nga kayong dalawa nga, diba? Sa tapos, umalis ka rin? Hindi kasi nasuportahan nung doon ka sa Pilipinas? Ay, nagbabigay siya, DJ, every week, $100 every week. 5,000 yun. Laki nun, ha? Oo. Eh, ba't nagana pa nag-abroad? Eh, may 20,000 ka pala monthly. DJ, nakakatakot naman. 100,000 ang binigay sa akin. Magkano? 130,000, sabi ko, paano ko bayaran ito, tangong ina? Ano yun, buon yung binigay yung 130 o yung 5,000 every month, every week? 5,000 every week. So a total of 130 na nakuha mo sa kanya? Hindi naman kasi ako DJ nangihingi sa kanya. Mm-hmm. Tapos ako ayaw ko kasi mahirap na, baka may sabihin mo, pinipirahan kita, yes. Kanyan kasi may anak ako. Tapos sabi sa akin, hindi, kusang bigay ko to sa'yo. Sabi niya, ganun, kaya kamahal. Ganun, sabi ko. Hindi ka, okay na rin na kaysa na magtyaga ka din sa mga Pinoy mo na naging karelasyon. Malay mo, kung okay naman eh, matagal mo ng ano yan eh. Gaano ka ba kalaki? maliit lang ako, 4'11 lang ako, sa 6'9. Cute. 4'11, 6'9.
May higit dalawang ruler. Gauda-uda ka sila, day. Halong lang ah. Kasi mga kabiasan lang matrisaw. Tratag-ilid lang yun. Aray. Sa una. Oo, oh, maka-adjust. Sabihin mo, ulo-ulo lang anay. Hindi baka marinig niyo, sir. Yun lang, ha? Advice ko sa'yo. Huwag mo naman sana indyanin yung lalaki kasi pupunta na nga ng Pilipinas. Malay mo eh. Diba? Kasi nag-gumastos eh. At saka bigyan mo rin ng chance kasi sa mga Pinoy lang kasi kung doon ka lang sa atin o dito ka lang sa Pilipinas. Hala. Ang masaktan ako ulit. Oo, sasaktan ka lang. At least yan. At least dyan, kahit pa paano, kung mawasak mo yung barangayan, ano? Ang banggirahan mo, may pampagamot siya. Oo, kasi may pera. Pero yung dito sa Pilipinas, yung dito sa Cavite na naging kalibin mo, yung naging asawa mo dyan, eh sinasaktan ka lang, wala ka pang makain. Eh, dyan sa Black America na yan eh. Malaki na. May pera na. May pagkain ka pa. Ano, yung mahalaga naman sa akin, yung tanggap yung anak ko, mahalin ako, mahalin yung anak ko. Yes, pati yung labasan ng anak mo, mahal niya. Ewan ko, but sa langaw. Oo, dapat nun. Pag mahal niya yan, mahal niya lahat. Kaya ingatan mo ang lumabas, ang nilabasan ng anak. Ingatan mo yan. Yan ang pambato mo. Real to ka? Kasi kung tutuusin, kung wala yan, hindi ka naman mamahalin yan. Oh, di, oh! Kasi may pera yun eh. Kung sino lang dyan, makikita niya. Oh, kasi... Sa isang taon at tatlong buwan naman na magkakilala, halos Alos kahit nasa trabaho siya, nasa office siya. Video call pa rin siya. Tapos ilang taon na ba ito si BFF? May BF mo? 49 na, DJ. Ah, 40. Sumalo ko. Double purpose papel mo, day. Alam mo na. Ha? Asawa paggabi, sa araw. Alam mo na. Ha? Hindi naman ah. Bata pa naman, kurintay niyo ibi. Ang tao, DG. Shit. Ha? Nakita. Nakita mo? Anong ganong laki? Malaking tao siya. Ha? Malaking tao siya. Oo nga. Huwag lang pumatong ka mo. Talikod ka lang. Diskarte doon para di ka masaktan. Eh, masarap ba ito nakapatong? Diyan, di mo na yun. Pwede ikaw pumatong. Ikaw lang pumatong. Huwag ka lang patungan. Huwag ka lang pumato. Eh, huwag lang ikaw ipatungan. Tad-tad atay mo, day. Gusto ba yung tatlo na yung naging anak mo? Medyo maluwag na yung pag-iisip mo niyan. Luwag, baby. Masakit pa rin. Kahit anong luwag, masakit pa rin. Ay. Ulo-ulo lang gani. Ikaw lang papatong para ma-adjust mo eh. Ikaw lang magdalas ng sarakyan. Ha? Para alam mo kung mag-break na, kung may hamster, break ka na, ipak. Parang iba haw. Daw flat haw, daw flat haw. Pundo ka na, i-break. Yun lang.
Kasi kung siya yung magdadrive ng sasakyan, pag naipit ka dyan, di durog yung atay mo. Tad-tad yung matres mo. Ewan ko. Huwag ka lang ako. Gilid-gilid lang ah. Ewan ko. Huwag ka lang ako. Mas masarap na yung gilid-gilid lang. Hanapin mo yung future mo ah. Kasi bata ka pa naman. Nasa 26 ka pa. Marami ka pang malunok niya na mga pakwan. Ayoko na. Masakit. Masakit mag-iri. Masakit mag-iri. Ganyan din yung lumalabas sa bunganga ninyo pag wala pa. Pero wag buntis. Wala magawa. Sabi ko na matangin. Sabi ko matanda ka na. Sabi ko baka mamaya mamatay ka. Eh, ako na naman ang kawawa. Sino? Sabi niya sa akin, huwag ka mag-alala kung mamatay ako. Okay, ako na. Kaya ako nagtatrabaho ng maigit na naiwan ako sa iyo. Yudia. Kulain mo yon. Iniisip niya yung future mo. Ninyo bilang mga anak mo. Gusto ko na kasi pumunta ako ng US. Tapos gusto niya mag-aral ako ng nurse. Hmm. Sabi, bakit ako sabi ko mag-aral ng nurse? Takot nga ako sa dugo. Sabi ko, parang gusto mo akong paaralin sabi ko ng nurse. Parang naisip ko ba, Didi, na ano, baka gawin ako na itong taga-alaga niya. Yun lang. Yung purpose mo lang yung gusto niya mag-aral ako ng nurse. Opportunity yan, i-grab mo na lang eh. Oh, marami yung nangangarap ng ganyan, makapunta sa abroad, makapag-aral. Chance mo na yan? Kasi DG, ano, ayaw niyang maging katulong talaga ako dito sa Singapore. Mm-hmm. Sinasabi niya talaga yun. Eh, akong pumilit eh. Ayaw ko na sabi kung magkuha ng pinapadala mo. Baka mamaya. Mm-hmm. Ito na yan. So, okay naman na pumunta ka ng Singapore dyan. At least, makakita ka pa ng mga itik. Itim dito, baby. Ang baho. Ha? Dami dito maitim. Baho. Mga maitim? Mga maitim. Mga mabaho naman. Saan ka ba napunta at na marami kang nakita mga maitim? Dito din si pag lumabas ako daming itim. Daming itim diyan. Uy, ang hit din tekmen pag nasa ano eh. Ay ano na to, yung baho nito. Lahat din nakakita ito ng Rexona. Baho nito DJ. Baho ng gerigili. Ang baho. Perfume nila yan? Perfume yun ah. Nakikita ako DJ, ang baho. Anak ng tipak lang din si pag yun ang nakasawa ko tang ina. Ay, yun ko sa'yo. Baka yun ang ayaw mo. Baka dyan ka pa mapunta. Marami nang gaganyan. Sa Singapore, no? Kasi pupunta. Sabi niya kasi pupunta siya dito. Eh, bakit ako? Ayaw ko na dito. Ayaw ko dito. Mm-hmm. Mas okay na yung boyfriend ko nang ganun. Hindi mo masabi yan. Minsan kung yung ayaw mo, yun pa yung nangyayari. Yun pa yung dumating sa buhay. Malabo ata. Ha? Malabo ata. Hmm. Alam mo lang yan. Hindi mo mamawak. Kahit mo na lumabas ka dito, nilalaki nila. Nilalaki? Nilalaki yung? Yung pinto. Okay, ganun. Naigpit yung... Ayaw nila makipag-usap ako sa iba. Diskarte pa rin yan. O, malay mo. Sabi niya, sabi ko, eh bakit naman sabi ko, hindi pwede makipag-usap sa iba, eh ano ko dito, tanga? Hindi ko makakaintindi sa mga sinasabi nila kasi nga, ano. Chinese? Yun, sabi sa akin. Eh wala naman sabi ko, magkagusto sa akin dito kasi yung pangit ko naman. Sabi ko ganun. Sabi niya, anong hindi nga, ang ganda-ganda mo ha, sabi na gano'n. Maganda ka nga, o diba na may black American ka nga eh. Kaya kami na DJ. Ikaw ah, bata ka pa, marami ka pang mga pagkakataon na, ano, marami pang darating sa'yo na, ano siguro, think positive lang. Cobra energy drink.
Sige, ma'am, ha? Si Miss Loving Girl, ano itawag ko si mo? Loving Girl lang. Ah, Loving Girl lang. Sige, si Loving Girl mula sa may Singapore, na? Wala sa may Metro Iloilo. Maraming salamat sa pag-share ng GSG or Good Vibes sa gabi. GSG. Good Vibes. Bye-bye! DJ Manoy John Remix. DJ Jelly.